Magandang buhay mga katiats. Tapos na ba kayong magbisita iglesia sa inyong mga parokya? Well, kung ganyan, tayo na. Road trip tayo ngayon. It's a Sunday and meron akong mission ngayon mga katiats. Mayroong pang sinabi sa akin ng aking father na meron daw isla papunta ng Sor dito sa aming lugar na kurting pagong daw yun. At sa harap nito ay mayroong parang nakaharap siya sa isa pang maliit, napakaliit daw na isla. Ganito yung itsura daw ng isla. Hugis turtle daw siya. At sa harapan nito ay mayroong artificial island na ginawa na maliit. Kasi diba sa ating decoding kung saan nakaharap ang turtle ay nandoon ang item, diba? Ngayon, ang ginawa ng mga Hapon daw ay naghanap sila ng island na itsura ng turtle. Maganyan na, natural na siya na turtle island. Ngayon, ang ginawa nila, gumawa sila sa mababaw na parte dito ng artificial island. Maliit lang na isla yan. Diyan daw meron treasure kung saan nakaharap ang isla na Hugis Pagong. At habang ako'y nanonood ng magagandang tanawin dito sa tuktok ng bundok na ito, na napakataas ng bundok na ito, itong pinakamataas na bundok dito sa parteng Surigao del Sur, boundary with Surigao del Norte. Kung taga rito ka, alam mo ito, itong bundok 90 ang tawag. At ito ang napansin ko, meron palang muhon dito na may butas sa gitna na parang itong alalagyan ng flagpole. Kaya nagtaka ko, bakit mayroong butas dyan sa kanyang harap? Well, siguro ito'y hinukay ng itong nagbaka sakali, baka mayroong laman. Kaya hinukay niya ng almost 2 meters deep. At, well, mayroong kayang nakuha. Ngayon, sasagutin natin yan mga katiyats ng maikli lamang dito sa videong ito. Kung may nakuha siya sa muhon na yan, o wala. Kaya dapat alam natin ang history ng lugar kung meron bang mga construction dyan. At marunong din tayong bumasa ng tagal ng mga, ibig ko sabihin, edad ng mga semento o ng mga bato na nandyan sa paligid na may mga marka. Baka kasi bagong gawa lang yan. Okay, okay mga katiyats, ito yung muhon. Meron nang nagtanong sa akin kung, sir, ano ba itong nakita ko? Ganyan, ganito daw. Kaya akin ito isinishare sa inyo ngayon para hindi niyo nahukayan kung makakita kayo ng ganitong klaseng vertical muhon. Okay, yan ay nakalagay kasi yan dyan. Plastado na yan dyan. Ngayon, nakita natin na siya na nakatagilid na kasi hinukay nga. Okay. Nakaganyan yan siya. Ngayon, dahil sa hinukay, ay tinabi nila at hinukay nila ng ninja moves mabilis. Ngayon, ang dapat kasi parang geologist din tayo. Okay, dapat ay alam natin na bago pa lang na simento ito, hindi ito katagalan. Siguro nasa 5 taon pa ito. At meron na siyang butas sa gitna. Okay, parang tutusukan ng flagpole, di ba? Pero dahil sa bago pa lamang ito na simento, ibig sabihin, hindi ito muon ng treasure. Pero kasi naglalaro na ang imagination ng ating mga kababayan sa lugar na ito, kaya hinukay nila. Nandito ngayong butas sa kanyang gilid. Okay, at medyo malalim yan. 2 meters ang nahukay nila. Okay, ito isang dangkal dito. Dito isang dangkal mahigit. So, dito ay 1 foot ito. Sa itaas naman ay wala pang 1 foot. Okay, nasa ano lang ito? 7 inches dito. Dito sa baba ay 12. Ganyan ang kanyang sukat. At mayroong butas. Okay, mayroon nga siyang butas. Pero hindi ito treasure monument or hindi ito yung lapida na sinasabi natin na lapida for treasures kasi bago pa lamang siya. Kaya sigurado ako wala silang nakuha dyan. Kung may nakuha man dyan, siguro kung ibigay talaga ng Diyos, baka nakakuha sila gold nuggets na natural
sa bundok na ito ng 90, kasi ang bundok ng 90 ay sagana ng ginto, sagana ng silver, sagana ng nickel, at sagana sa chromite. Halos lahat ng mineral nandiyan na sa bundok na yan. Pero ang nagmamayari niyan ay mga foreigners, Korean, Japanese, and Chinese firms na lahat ay itong sa mining company. Okay, kaya huwag nyo nang pagkamalan pa ito pag ganito ang nakita nyo sa bundok. Okay, ito kasi ay part ng GPS na nilalagay ng DENR. Kasi ngayon, high-tech na ang Department of Natural Resources. Nagmapping din sila. Kaya meron silang ilalagay dyan na ganyan, na vertical muhon. At meron sila i-connect dito na tubo for wiring. Yan ay preparation lang yung butas kasi meron silang ilalagay dyan. Iwan ko kung anong ilalagay nila dyan na itong ma-detect ng GPS para ma-locate nila ng DENR ang mga boundaries. Kasi ang purpose ng DENR sa paglagay ng mga monuments or vertical muhons ay para sa boundaries ng kabundukan. Okay, kaya merong nakasulat yan ng mga numero, mga longitude, latitude, at ang DENR lang ang nakaalam ng mga codes na yan. Okay, kaya 101% hindi ito treasure muhon, mga katiats. Ito ay bago pa lamang. Nakita ko pa nga merong tubo na PVC sa loob niyan. So hindi pa na-imbento ang PVC ng World War II, kaya hindi talaga yan treasure muhon. Okay, so palampasin muna natin yan. Pero kung nakita nyo sa kabundukan ay ganito na itsura, pero yung pagkamasa niya na maraming bato na iba't ibang hugis, iba't ibang sizes na bato na hinalo sa hukay, may hinalo sa simento, yan na hindi gawain ng mga gumagawa ng ano ngayon, ng mga muhon. Ang mga muhon ngayon ay smooth, na halos itong masa nila ay hindi natin makikita ang gravel kapag na-hulma na. Ganito yan, parang pure cement lang. Kung ganyan ang makikita nyo sa kabundukan, hindi pa rin yan Yamashita treasure. Kasi ang DENR, kahit saan kabundukan sa Pilipinas, ay meron na silang mga tinatawag na itong Big Boulder Monuments, ang tawag nila dyan. BLLM, Bureau of Land Monuments. Okay, at sa DENR. Kaya kapag magandang paggawa na simento at merong mga numero at litra na magandang pagkasulat, hindi yan katiets monuments for Yamashita treasures. Yan ay pag-aari ng mga muhon ng Bureau of Lands at DENR. Lalo na yung marka na FR, sa bundok talaga ito nilalagay kasi FR is itong Forest Reservation. Forest Reservation area ang bundok na yan. Ibig sabihin, palaging forest yan. Hindi na yan lalagyan ng subdivision kasi preserved siya as a forest ang bundok. Kaya mayroong marka na FR ang mga simento na nasa bundok. Kapag may nakita kayong ganyan, ang FR kasi nilalagyan nila yan ng arrow. Mayroong arrow sa baba. And then mayroong dot sa gitna ng arrow. Kaya tuloy mapagkamala natin na Yamashita treasures to. Kasi mayroong arrow na kaganyan. Mayroong pang tail and then mayroong dot sa gitna. Tapos FR. Nakalagay yan sa flat na muhon, square. Ang sukat ay 2 dangka lang, more than half foot. Or nasa 16 inches lang ang square nito, ang bawat side. So makita kayong ganito, FR na may arrow, mayroong dot, yan pa rin ay pag-aari ng DENR. Kaya wag nyo lang hukayin, mga katiyats. Kasama rin itong ganitong muhon na na-discover natin ngayon.
yan pa rin ay sa DNR, Department of Natural Resources. Kasama na yung Bureau of Lands, sila ang gumagawa ng mga simentong muhon sa tuktok ng mga kabundukan at sa mga kagubatan. Ang iba dyan ay nilulumot na, pero kapag marunong tayo magtantya sa edad ng mga simento at sa mga uri ng marka, mamaya meron akong ipapakita sa inyo na isang findings ko na naman ng GPS ng DNR, high-tech na sila ngayon, yung semento na merong nilalagay nila na ma-detect ng GPS kung saan yung nakalagay ng muhon. Okay mga katiyat, so yan lang ang aking ma-share sa iyo ngayon sa aking side road trip treasure hunting weekend. Maraming salamat, ako'y magpaalam na. I'll see you on my next video. Paalam, God bless you all. Ciao for now.